And ultimately po, ang nakikita niyong makikinabang dito, yung mga kabataan before it, even before the country benefits from it, paano niyo po ipapaliwanag sa kabataan po na importante po itong panukalang batas na isasalang niyo po, Senator? Well, I am encouraging all the parents na sana ipaintindi natin sa ating mga kabataan na bilang isang Pilipino ay kinakailangan natin handa na ialay yung ating buhay sa ating sa pagdidepensa ng ating bansa. At yung ROTC naman ay I am a product of ROTC. Yung aking disiplina sa aking pagkatao ay doon ko po natutunan sa ROTC. Kaya if you want to become a disciplined person, then you might as well learn to ROTC. That's proven na po yan. Itong ROTC program has been there for since 1935 by the National Defense Act of 1935. That was the Commonwealth Act number 1 during the time of President Manuel L. Quezon. But ito'y nahinto lang or ito'y naging optional lang noong yung year 2002 dahil sa may mga nangyayari, mga pang-abuso, may namatay. Yan na nga po. Hising doon sa ROTC. So, ito ngayon na gusto natin ibalik yung ROTC. Paano niyo po maiibsan yung takot ng mga magulang that if you go the same route again, then all these negative things, yung abuse of power that often led to death might happen again? Number one, siguruhin natin, kasama doon sa provision ng aking batas na sinusulong is the establishment of the grievance board na kung saan motu proprio this board composed of representative from DepEd, from the DND and from the legal counsel, a legal officer of DEX ay sila po yung mag-motu proprio mag-conduct ng investigation kung may mga abuso na naobserbahan pertaining to the ROTC program. At saka meron naman tayong pertinent laws, yung anti-hazing law, meron tayo yung Child Welfare Act na inoobserba. And itong lahat ay ating gagawin, ating i-implement para maiwasan ang abuso. Mm-hmm. At yung ating mga officers coming from the Armed the Philippines na ilalagay yan sa ROTC program, siguruhin natin this, you will come from the best of the best para masiguro natin na maiwasan yung abuso at corruption. So, pagtutulungan natin yan. Yung executive branch of government at saka itong Congress using our oversight function, they will be giving us a periodic report about its implementation, ay mababantayan natin yan, yung implementation ng ROTC. And pagdating naman doon sa reklamo na additional gastos na naman ito on the part of the parents, dahil nga yung uniforme ng ROTC ay medyo magastos. Sinama po natin sa bill natin pinapile na yung one set of ROTC uniform para sa grade 11 students. So, covered na ito kasama ang grade 12 kasi ultimately magiging grade 12 yan siya, ay isa subsidized ng gobyerno. Hmm. Yan po ang ating proposal. And finally, Senator, kindly answer this. How is this not a prelude to the militarization of the country? Military what? Militarization po ng bansa. That will never happen. The civilian supremacy is still supreme over the military. Ang atin lang ay mag-ready lang tayo. But why are you apprehensive about militarization? If militarization is good for our defense, then why? I don't think bakit tayo matatakot sa term na militarization. Kung yan ay paghahanda para sa depensa ng ating bansa, hindi tayo dapat matakot because the military is our protector. Nasa konstitusyon yan. The military is the primary protector of the people. And we're going to have to leave it at that. Senator Bato
Dela Rosa there joining us on the line. Thanks for taking our call, Senator. Take care and keep safe. Thank you. Thank you. Thank you for having me. Thank you.